is like a treasure in the hidden field. And welcome back mga katiyats para sa ilang minuto na pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. At sa bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-click ang red button, ang subscribers button para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, shoutout kina Aquilino Alok, Diego Gabrines, Danny Flores, shoutout din kay Christine Pandala Dapat, Alberto Ak-Ak, kay Robert Cabonelas, Elizalde Minjula, Ariel Consensino, LGB Misor. Shout out din kina Inusa Richie, kay Alex Kerubin, Remilito Katamura, Christian Lusada, kay Raul Trangia, Rex Alipu, Jeffer Makiran, Hyacinth Ophemia. Shout out din kay Maria Deta, Pango Sylvester, Arnel Perong, Tietz Adventures, Arnold Wapen, and lastly, shout out kina Gwen Hanna Lomaino, Binaliwala Mwako, Romilly Sulgon, Ella Lor, at kay Rene Dalumpines. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating decoding. Okay mga katiyats, maganda ang marker na ito. Ito ang kung tingnan ay parang letter E. Ngunit maraming kahulugan ang isang ito. Kung ang letter E ay nakaharap pa itaas, nagaganyan, ang kahulugan niya ay mountain. Ibig sabihin, nasa bundok. Search for the mountain. Pero ang E na ito ay nakataob siya. So, pwede siyang yung letter C na nilagyan ng guhit sa gitna, pwedeng naidikit lang yan, pero dapat hindi nakadikit yung guhit sa gitna, dapat nagaganyan lang yan para sabihin na treasure beside the rock. Meron kasi siyang guhit dito, nagaganyan. Yan ang nagtuturo ng direksyon. Okay, so maraming kahulugan ito. Yung natagpuan ko sa bundok na E, ganyan din ganito 'yon. Yan, isang mahaba ito. Kaya ito ang sinundan ko sa 5 meters na kalayuan sa tinuturo nitong mahaba ay mayroong bato doon na itong semi precious stones na malaki, yung agates rock. Yung vlog ko noon na napakalaking agates rock. Sa Amerika, nabibenta ang mga agates rock. Kasi ginagawang ano yan, parang jewelries ng mga itong mga abobots ng mga babae. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang mga agates rock ay siguro ang kilo niyan ay nasa 10 piso lang. Napakamura. Pero sa labas yan, yan ay umabot sa ang bawat kilo $7 ayon sa research ko. So agate rocks, yung mga makulay-kulay na bato, maraming kulay, merong orange, merong green, merong blue, pero hindi yun yung sinasabing precious stones. Iba naman yun. Ngayon mga katiyats, tingnan muna natin bago natin itong i-decode ang letter E na yan. Tingnan muna natin ang iba pang picture dito. Ito ay kasama sa na-folder ko. Kung hindi man ito magkasama ng mga ang may-ari nito, kung magkaiba, pakitingin na lang, okay? Ito yung short arrow na half head. Ito ang minsan ito ang kanyang distance. At minsan ang kanyang direksyon ay dalawahan kasi ang direksyon ng arrow na ito. Pwedeng gagamitin niya ito, pwede rin gagamitin niya ng direksyon ang mahaba. Okay, kaya check nyo ang una ay dito. Okay, sa layo na 1 meter lang. Okay, so 1 meter dyan. Check nyo yan. And then pangalawa na direksyon ay susundan na natin ang kanyang arrowhead. So dito tayo.
sa layo rin na 1 meter lang. Okay, hindi na ako magtuturo ng malayo. 1 meter lang dahil sa ito. Okay, isang hakbang lang. So, isang hukay dito na banda, isa rin dyan mga katiets. Ito naman, pareho lang, no? Kung gumagamit siya ng maiksi na arrow, minsan ang kahulugan nito ay direksyon ng kompas. Nagaganyan yan. So, itong maliit ang 45 degrees. Itong mahaba ang east. Ngayon, dito ang analyze natin. Ito yung bato. Sa gilid daw ng bato ang item. So, ang unang gawin dyan, search nyo ang northeast. Itong dito. Ito ay northeast na direksyon. So, i-search nyo yan. Tingnan nyo ang northeast. Kung meron bang bato doon na medyo malaki. Okay, sa papunta roon. Ngayon, itong papuntang east naman dito. Search nyo rin kung merong bato dyan na bilog, mabilog na malaki. Sa gilid nyan, ito, dito. Ito yan. Ito yung bato. So, ito yung bato. Dito kayo magkukay banda. East pa rin. Okay, so kung walang bato dyan at ang bato ay nasa harapan papuntang south dito sa harapan mo, pwedeng dyan din yan. Pwedeng dito rin in front. Okay, kasi ganyan talaga ang Hapon. Ginugulo nila ang kanilang mga symbols na hindi maintindihan ng pangkaraniwang tao. Sila lang ang nakakaintindi niyan. Kaya ang atin ay pag-decode na lamang nito. Okay, so ibang picture pa, mamaya na yan. Ito ang sasabi na meron talagang, kung malapit dyan yung letter E, ito yung final pointer to treasures. Ito yung distansya. Ang bato ay nagaganyan. Pabilog siya. So, ibig sabihin ay dito ang direksyon niya. Okay, kasi nagaganyan. At ito naman ay ganyan. Parang nagsasabi siya na mayroong chamber. Sa distansya na pwedeng 2 meters lang yan. So, 2 meters or 2 yards distance sa harapan. Gawin nyo na lang 2 to 3 meters kasi 3 meters talaga ang magandang distansya sa paghanap. So, sa front lang mga katiets, wala na tayong ibang direksyon yan. Pero kung ang bato na yan ay bilog, nandito yung marka, okay, pwedeng sa likod niyan. Pero kung yan ay pang-pang or wall na wala ka ng puntahan sa likod, nasa harapan talaga dito. Okay, so kung malaking bato yan sa likod at sa harap dito sa layo na 2 to 3 meters. So dito ang hukay at isa sa likod. Isa pang marker ito. Sa ila sa loob yata ito ng yungib. Mayroong arrow sa itaas, oh. Arrowhead. So, ilang spokes ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yata. 7 o 8, hindi natin tiyak. Sabihin natin 7 lang yan, 7 spokes. Ang unang hanapin dyan ay ang east. Kapag ganyan, kasi ito'y araw. So, ibig sabihin nasa east ang treasure. So, kung ang east ay sa banda rito, well, tama ang arrow. Ngunit, kung ang east ay banda rito, nagaganyan yan, ibig sabihin ng arrow ay baliktad. Siya ay papunta rito. Kasi ganyan, kapag ganyan ang mga arrow na maiksi lamang, pwedeng kin symbol yan na nakatagilid lang. Pwedeng ganyan yan ito. Pwedeng kin, yung sign for gold, yung nagaganyan. Okay, ganyan ang ginagawa nila sa mga maiksi na arrow. Doubly ang meaning niyan, direction at saka gold. Okay, kaya 7 meters or yards papuntang east muna. So 7 meters.
practice din dyan. Ngayon kung wala dyan, sundan itong turo ng arrow na dito na direksyon sa layo pa rin na 7 meters or yards papunta sa opposite ng east. So west ito. Okay, so testing tayo dito mga katiyets. Okay, ngayon puntahan na natin ang ating main event, ang letter E. Ang letter E na yan ay nag-symbolize ng treasure box. Sa ibang code books, tiningnan ko ito, ito ay nakaganyan. Ang misteryo niyan ay tinanggal nila itong linya dito para magmukhang E. Magmukhang siyang ganyan pero sa totoo ay treasure box ang meaning niya. Okay, katulad din yan ng B. Ang B minsan ay nagaganyan pero minsan ang pagkasulat nila diyan ay ganyan. Box pa rin yan. Square. Okay, sabihin natin hindi ito mountain kasi ang mountain mas mahaba yung gitna. Ayan, nagaganyan yan. Yung Yama. Kaya nga namundok si Yamashita kasi ang apelyido niya ay Under the Mountain. Yamashita. Yamashita. Okay, so E is for gold bars or gold box or box of gold. Ngayon, ang sundan natin ay itong linya dito mga katiyets. Itong nagtuturo ng direksyon. So, ang direksyon niya ay going west. Ano bang meron sa west? Tingnan nyo doon sa unahan. Okay, sa layo na 579. Tinanggal ko yung 3 kasi malapit na yun. Sa tingin ko, malayo ang kapartner ng sign na ito. Okay, so tingnan dyan, 975 meters, 579. At kapag, alimbawa, yung bato na may square, sana ba yun? Ito, kung ang bato na ito ay malapit dyan sa E. Okay, malapit yan dito sa letter E. Ibig sabihin, doon talaga, yun ang final pointer to treasure. Okay, at kung meron namang bato sa unahan, ito, papunta rito. Kung mayroong bato dyan na malalaki, na kakaibang hugis, kahit anong marka sa bato na meron. Example, ang bato dyan ay mayroong malaking butas sa gitna, pwedeng treasure under. Kung mayroong square, treasure on the spot, treasure under pa rin. Kung mayroong triangle, ganun pa rin. Treasure under the rock, treasure in one of the rock, treasure under. So ganyan ang mga final pointer to treasures kapag yan ay malapit dito sa E. Kaya ang tingnan lamang dyan sa E ay ang west. Sundan lamang itong ganyang guhit. Ito, yan ang direksyon na papunta siya roon. At kung walang bato sa unahan na ganito, yung knowing ko, kung walang bato dyan, dyan na tayo mag test dig. Okay, ang gawin natin kung walang bato, test dig tayo. Okay, so unang layo, dito tayo. Unang distansya ay 5 meters. Hukay tayo dito banda, 5 meters. Test dig lang yan. At kung wala dyan, ay patuloy tayo sa unahan niya, 7 meters naman. At kung wala sa 7, dagdag pa rin tayo, dalawang hakbang, hukay tayo sa 9 meters. Lahat ng mga test dig ay 2 meters deep. Pampapawis lang yan. Walang mabubutas na budget or bulsa dyan. Kasi 2 meters deep lang, hanggang bewang lang yan. Amigdat hanggang balikat. At kaya ng isang tao maghukay ng 2 meters deep na hukay. Mga katiyets, pampapawis exercise lamang yan. Okay, so yan lang aking pagdecode. Pangdagdag nyo lang sa inyong sariling analysis sa marker na ito. Kasi magkaiba naman ang mga experience.
ng mga treasure hunters. At saka ang mga signs ay iba-iba ang meaning niyan kasi depende sa gumawa niyan. Pero kung isang tao lang ang gumawa ng mga sign na yan, isa lang ang kahulugan niyan. Kaya kahit na naisulat yan sa mga libro, ang kahulugan ng mga yan ay iba-iba kasi iba-iba ang may-ari at gumagawa ng mga treasure codes na yan sa mga bato. Okay mga katiyets, kaya lahat ng signs ay hindi magkapareho ang distansya at kahulugan. Kaya kahit na meron ng mga libro or mga code books, yun ay nasa 25% lang na magkapareho. Pero sa mga nakita ko, wala talagang pareho. Kahit mga paa, iba-ibang mga distansya. Swerte lang natin kung magkapareho ang isip ng mga nagbaon dyan. Sabihin natin, 10 hapon ang nagbaon na pareho ang kanilang codes or coding. Pero hindi dapat pareho kasi kung magkapareho ang codes niyo ng mga kaibigan mo, madali nilang balikan ang iyong treasure at i-double cross ka, hukayin nila yan. Kaya kahit ako, ibahin ko ang code. Ang 3 meters, gawin kong 9 para kung sakali hindi ako makabalik, hindi yung kukunin ng ibang mga sundalo. Ganyan yan ang pag-iisip, mga katiyets. Okay, so legit markers. Ang maganda lang dyan ay yung sana hindi pa yan nahukay ng ibang treasure hunters. At ang maganda rin dyan ay legit yan na sign for treasures ng mga hapon. Okay, so sana swertihin kayo dyan mga katiyets. Paalam na, I'll see you in my next video. Ingat kayong lahat. God bless you all and ciao for now.